Praise God! Purihin po ang Panginoon, purihin ang Diyos. Isang pinagpalang araw po ng, ano nga itong araw na ito? Lunes. Lunes, brother. Tayo po ay nasa palatuntunan ng Diyos. Ito po ang pray over and counseling. Ang inyong mga kasama, inyong mga kaibigan at kapra partner, ito po si Brother Rex America in the Philippines. Ito po ang inyong likod, Brother Rolly Bunyon. It's my honor to be with the explosion. Elder of El Shaddai. To God be the glory. Good evening. Good evening po. Magandang gabi po sa iyo, Brother Rolly. Magandang gabi, Brother. Iyan. Sabi mo nga, it's your honor. At okay, ako naman, it's my honor. Isang malaking karangalan na makasama ko ang The Explosion. At isa rin, sumasabog ng picture ng El Shaddai. At isa rin karangalan ko na makasama si Brother Rolly na isang broadcaster. Iyan, kaya ikaw ang mananalangin ngayon, Brother Rolly. Salamat po. Tayo po yung manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin banal at Diyos namin nasa langit. Ikaw po ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng bagay. Ikaw ang nagkatiwala sa nagbigay ng pagtitiwala sa amin upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa iyo. Panginoon, hallelujah. Ngayon pong oras na ito, isinasamo po namin na ikaw din ang siya mag-unat ng iyong mapagpalang kamay sa kinaroroon na ng aming mga kapatid na kasama namin na magbabahagi sa iyong mabuting balita at higit sa lahat, magbibigay ng papuri sa iyo at parangal. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Amen. Ikaw, Panginoon, ang alam namin na siyang nagbibigay ng karunungan. Karunungan na inaasahan po namin ng aming elders sa Amerika na iyong pagkakaloob sa amin. At inaasahan din po namin ang biyaya at pagpapala na padaluin mo mula sa radio station na ito hanggang dun sa aabutin ng tinig na ito. Amen. Lahat ng aming pangangailangan at kahilingan, hindi man po namin mabanggit na lahat. Patuloy po namin inaangkin na ang biyay pagpapala ay sumasa amin ang ganap. Amen. Sa pangalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Amen. Santo. Amen. Amen. Praise God! Purihin po ang Panginoon. Tayo po magpapatuloy. Kasama po natin sa ating technical side, Sister... Ano ito? Mary. Sister Mary Canyalita. Parang ang hirap tandaan ng ano niya. Hindi, ako mahirap ako magtanda kasi paminsan-minsan lang, hindi katulad niyo lagi. Lata na may. Magandang gabi po sa inyo sa lahat. Ano mo po ang inyong ginagawa? Kayo po ay patuloy na inaanyayahan namin na magsama-sama po tayo sa loob ng ilang oras sa dalawang oras. Dalawang oras tayo, Brother Rolly. Yes, sir. Okay, huwag mo ako isisir. Brother Rex na lang, Brother Rolly. Brother Rex, okay. So tayo po ay dadako na sa ating pag-uusapan, Brother Rolly. Maganda kasi yung pinag-uusapan natin ngayon, ano kanina, bago tayo mag-broadcast, ano yung bang isang mabuting katiwala, ano? Amen, amen. Tayo kasi tinawag ng Panginoon at tayo pinagkatiwalaan ng Diyos sa iba't ibang mga bagay na ngayon ay ating pag-uusapan. Ang ating pong reading ay mula po sa sulat ni San Pedro, 1 Peter chapter 4, mula po sa verse 8 to 11. At ganito po ang wika sa wikang Banyaga. Above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each one should use whatever gift he has received to serve others, faithfully administering God's grace in its various forms. If anyone speak, he should do it as one speaking the very words of God. If anyone serves, he should do it with the strength God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. Amen. Sa Tagalog Bible, ganito po ang pagkakasabi. Higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat, sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Huwag maging mabigat sa inyong loob ang pagtanggap sa mga kapatid. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Amen. Ayan, napaganda. Doon natin kukunin, Brother Rolly, doon sa keyword na sa verse 10. Sabi rito sa verse 10, napaganda yan. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ang lahat
ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Amen. Ayun. Sam, ibig sabihin, dito napakaganda na sinabi, si Peter mismo ang siya nagsabi, as a good steward, bilang mabuting katiwala. Sa bilang mabuting katiwala, ano ba yung gagamitin natin? Sabi nga dito, malinaw na dito hanggang sa butingan na naabot mo na ito yung ano. Ano ba yung pang pinagkatiwala sa atin? Ito'y bahagi lamang ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, yung tagapangaral. Tagapangaral tayo, pero ano sabi niya? Ipangaral ang salita ng Diyos. Kung tagapaglingkod, gamitin sa paglilingkod ang lakas na kaloob ng Diyos. So, tayong lahat ay pinagkalooban ng ating Panginoon. Unang-una yung wisdom. Hindi naman tayo pwedeng maging tagapangaral unless may wisdom na binigay sa atin. Dahil kaya nagiging tagapangaral kasi yung wisdom na binigay sa atin. Wisdom, kung kulang naman ang wisdom, humingi tayo. Dahil yun ang sinabi niya. Ang pangangaral kasi, yun ang salita ng Diyos. Ito yung nagmumula rin sa ating Panginoong Diyos. At bilang mga katiwala, sabi niya, yun ang bahagi na dapat nating pakaingatan. Kasi yun ang sinabi ni San Pablo Apostol do sa 1 Timothy chapter 6 verse 20. Sabi niya, Timothy, keep safe what has been entrusted to your care. Avoid the profane talk and foolish argument of what some people wrongly called knowledge, for some were claimed to possess it and as a result they have lost the way of faith. Ayun. Sa Tagalog, Timoteo, pakaingatan mo ang ipinagkatiwala sa iyo. Iwasan mo ang mga usapan na hindi nakalulugod sa Diyos at ang pangatwira ng lisyang karunungan. Ang mga nagmamaraling may ganitong karunungan ay nalihis sa pananampalataya. So, ibig sabihin, pag hindi pala natin iningatan yung pinagkatiwala sa atin, mawawala. Anong nangyayari? Nalilihis tayo sa ating pananampalataya. Ayun ang napakagandang nabanggit mo, Brother Oli. Ito yung mga gifts na tinatawag, ano? Yung mga tinutukoy dito sa ano, if anyone speak, he should do it. Ano, yung, sa Tagalog kasi yung tinignan natin sa ibang translation kasi yung gift of prophecy. Yan. Amen. Gift of prophecy, yung pangangaral, Brother Rolly, ano? Itong mga binanggit na ito, ito yung mga kaloob o yung gift na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon na dapat pinaiingatan sa atin. Sabi ron ay, iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin nyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Mayroong kanya-kanyang gift tayong tinanggap, Brother Rolly. Iba't iba, sabi nga ay, kung ikaw ay tagapangaral, ay ipangaral natin yun. Ano, at yung sinabi mo na ipinangaral ni San Pablo kay Timoteo, napakaganda yun na sinasabi na ano, maging, kasi bata pa si Timoteo, tinawag maging halimbawa, ano? Kasi pag tayo ay naging halimbawa doon sa ating pinangangaralan, ay talagang irerespeto tayo. Amen. Kasi ang ano naman natin, minsan-minsan nga, di ba naranasan natin, lalo na ikaw, bata ka pang elder. Bata pa ba? Makikita mo, hindi. As compared doon sa mga nagmamano sa'yo, di ba? Nagmamano sa'yo na minsan uugod-ugod na nagmamano sa'yo. Nagbe-bless sa'yo. Kung hindi mo iingatan yung dignity na yon, baka wala na magmano sa'yo. Totoo yun. So, dahil sa mabuting katiwala ka, iniingatan mo yung dignity na yon, yung pangalan na yon. Kaya, minsan nga, titingnan natin, parang nakakahiya. Nakakahiya. Yung magmamano sa'yo, paputi na ang buhok. Minsan, wala na ang buhok. Minsan naman, yung buhok pinatinaan na. Pero hindi mo maano na, yun yung tinatawag natin, pag marunong tayo mag-ingat doon sa pinagkatiwala sa atin, tinutulungan din tayo ng ating Panginoon sa pag-iingat. Amen. Totoo yun, Brother Rolly. Kasi napakahalaga, pag tinawag kasi ng Panginoon na kilalang likod ng Diyos ay talagang pag nasira ang pangalan natin ay nakakahiya talaga. Amen. Brother Rolly. Amen. At kung titignan natin, yung hindi lang tayo, Brother Rolly, ano, kasi tayo mga nauukol para sa atin ito sinasabing ito, ano, pero kung general ang pag-uusapan natin na pagiging katiwala, eh ang lahat ng tao ay pinagkatiwalaan ng Diyos, eh. Sabi mo nga kanina, pinagkatiwalaan ka ng asawa. O di ba, no? Ayoko, nakikinig yan, eh. Di ba? O di ba? Yung mga bagay na pinagkatiwala sa atin, sabi nga ay yung resources, ano, mga pinagkatiwala sa atin. Like for example, inumpisahan mo nga sa asawa, anak,
magulang, kapatid, mga kaibigan, at lahat-lahat ng biyayang tinanggap natin, ay yun ay isang mga bagay na pinagkatiwala rin sa atin ng Panginoon. Aside dito sa gift na ito, Brother Roddy. Amen. Kasi, generally speaking, pag titingnan natin dito, sabi rito ay, dito sa parting 11, sabi rito, kung paglilingkod, ha, gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Hesus Kristo, sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. So, napaparangalan natin bilang mga lingkod ng Diyos kung tayo ay mabuting katiwala sa mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, Brother Roddy. Yeah. Kaya ako nabanggit lang naman kasi yung family, yung immediate family natin, yung asawa, kahit na yung asawa mo lagi kang inaaway o lagi mong inaaway, lagi kayo nag-aaway, ibig sabihin, ingatan natin. Ingatan natin kung magkakaroon man ng sagutan, nangyayari talaga yan, hindi pa pwedeng, kasi yung mga differences na mag-asawa lagi. Pero ingatan natin yung relasyon. Hindi pa pwedeng, hindi ba? Kaya nga, umalikan natin yung sa taas, di ba? Ang sabi ng verse 8, higit sa lahat magmahalan kayo ng tapat. Ayun, napaganda nun. Mahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. So yung pagmamahal naman kasi, hindi ibig sabihin na sinasagot mo o nakikipagkatwiranan ka sa iyong asawa, eh, hindi mo na siya mahal. Nandun pa rin yung pagmamahal. So, napakaganda nitong mensahe na nakita mong ito. Sapagkat, pinakikita rito, unang-una yung pagmamahal. Pagmamahal muna, nasabi niya kung nagmamahalan, yung maraming kasalanan ay pinapawi ng pagmamahal. Amen. Saka palang sinabi niya yung bilang mabubuting katiwala. Ibig sabihin, inuna muna yung pagmamahal. Kasi kung wala tayong pagmamahal sa pagmamahal, tulad natin, bilang magkakapatid, kung wala tayong pagmamahal sa isa't isa, baka kanina pa, naghiwalay na tayo. Totoo yun. But because of love, iniingatan natin yung ating, iniingatan natin yung mabuting balita, iniingatan natin yung ating relasyon as your subordinate, as you are as elder, and ako bilang subordinate, bilang tagasunod ng elder. So, kaya dahil dito sa pag-iingat na yun, naniniwala naman tayo na hindi tayo pinababayaan. Amen. Amen. God is love, Brother Roddy. Ano? So, yung magiging, sabi kasi sa English yung anong tinatawag dito, yung mabuting katiwala, ang tawag ay stewardship. Steward. Good, no? Good steward. We are good steward. Ano? Yung stewardship kasi, unang-una, yung resources natin, ano ba ang masasabi mo tungkol sa resources, brother? Yung resources, yung pinagmumulan ng blessing. Pinagmumulan. Ano ba ang resources, o diba, no? Tayo na nandito sa paglilingkod ng Diyos, ang resources natin, siyempre ang Diyos. God, tapos yung mga taong nakapaligid din sa atin, ano, lahat-lahat. Ano. At minsan kung tayo ibinigyan din ng Panginoon, ang halimbawa ay yung mga pinagkakakitaan, resource din. Sa ating mga preacher, itong gifts na ito, resources natin, Brother Roddy. So makikita natin, ito'y dapat ay ingatan natin as good steward, no? Bilang mabuting katiwala. Ingatan natin bilang tayo mabuting katiwala. Kaya nga po, yung pagiging mabuting katiwala, ito'y tumutukoy sa good management. Ano yung ikaw ay manager. Ikaw ang nagmamanage. Halimbawa, katulad itong mga gifts na ito, paano mo maimamanage, papaano natin na imamanage sa ating sarili bilang mga lingkod ng Diyos, itong gift na ito. At ganun din naman sa mga biyayang binigay sa atin, papaano natin ito na-manage o na-administer, Brother Roddy, ano yung pag-asikaso nito? Amen. Unang-una sa para sa akin, ah. Unang-una ang nakikita ko rito yung katulong mo ang Diyos. Oo. Kasi kahit sa lahat ng business, sa bahay o sa asawa, kaya nga lagi ko sinasabi, remember, tayo mag-asawa, hindi kayo mag-asawa lang. Kaya nga sinasabi, tinatawag na love triangle yan. Kung yung asawa, kay mga babae na kikinig ngayon, pag tinanong niyo yung inyong asawa, pang ilan ako sa buhay mo? Pag sinabi ng Diyos na number 2 ka, bumayag ka na, basta number 1 niya si Lord. Number 1 si Lord. Kasi pagka sinabi ng Diyos na number 1 ka, doon ka magduda. Kasi number 1 ka, ibig sabihin may number 2, may number 3, may number 4. Pero pag sinabi niyang number 2 ka, number 1 niya si Lord, sigurado yung wala nang number 3. Dahil sinasakal na ni Lord yung pang number 3 ron. Ayun. So, yun sinasabi natin. Yun yung pinagkukunan natin. Ito, that is the part of loving
And that is our resources. Ang resources naman natin talaga ay pag-ibig. Yung pag-ibig. Ang Diyos. Eh. Yeah, God is love. Yes. But remember that God is love, but not love is God. Ang Diyos ay pag-ibig, pero hindi yung pag-ibig ay Diyos. Kasi karamihan sa atin, eh, di ba, sinasabi, pagka ang Diyos ay pag-ibig, di ba, sinasabi, eh, kasi kaya ganyan, nagmamahal ako. Tapos pagka, naman nagaling ako sa mga sanlibotang radio station, ang dami na nakakover, mababasa mga suicide note. Talaga doon, hindi ako mabubuhay kasi wala na siya. Hello, nabuhay ka, wala pa siya. Nabuhay ka dahil, nabuhay tayo dahil binigyan tayo ng pag-ibig at minamahal tayo ng Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos na yon ay pinakita sa atin na gusto niya tayo talaga tayong gawing mabuting katiwala. Amen. At bilang mabuting katiwala, as a good steward, walam na yan, tulad sinabi mo, binanggit mo yung resources. Ang resources ng lahat ng tao ay ang Diyos. Diyos. Totoo yun. Hindi naman tayo pwedeng kumilos ng walang Diyos eh. Totoo yun, Brother Rody. Kaya tamang-tama yun. Kaya nga, kung titignan natin, ang Diyos ang may-ari, tayo ang katiwala, Brother Rody. Kaya halimbawa, katulad ng ang Diyos ang resources, binigyan tayo ng buhay, ha? At saka itong mga gift na ito, ito yung minamanage natin. Ito yung ipinagkatiwala sa atin na dapat nating i-manage sa tumpak at tama. Yes. Yun. Kaya nga, napakahalaga na ingatan natin ito, mga kapatid kay Kristo. Kaya nga, dahil ang Diyos ang siyang may-ari, ang Diyos ang nagkaloob, dapat ay tayo ay mabuting katiwala niya na kung ano yung nais niya, ay gagawin natin, Brother Rolly. Amen. Mm-hmm. Kasi katiwala nga lang tayo. Oo, katiwala tayo. Hindi tayo katulad ng iba na, hindi tayo dapat tumulad sa iba na bilang katiwala, kinakanya na yung nagkatiwala sa kanya. Sabi nga, partnership, Brother Rolly. Amen. Ang Diyos ang may-ari, tayo yung katiwala, pinagkatiwala. Lahat-lahat nga eh. Both spiritual at saka yung natural. Kasi ito, unang-una, itong sinabi rito, itong mga gifts na ito, pagkatapos tayo na may pinagpala ng Panginoon, lahat ng yan ay hindi natin pag-aari, ipinagkatiwala lang sa atin. Lahat-lahat yon. Mula sa ating mga parents, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa mga biyaya, sa mga pagpapala. We are not the owner of those things, Brother Rolly. Kundi tayo ay katiwala lamang. Na siguro nakita ng Diyos na tayo pwedeng pagkatiwalaan, kaya tayo binigyan nun. Yes. Kaya nga sabi ng Biblia, kung inaakala natin na kaya tayo naglilingkod sa Diyos dahil kailangan tayo ng Diyos. Mali. Kaya sabi ng Biblia, sabi ng Acts chapter 17 verse 24 to 25, sabi niya, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon ang siyang Panginoon ng langit at ng lupa. Kaya hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya'y pinaglilingkuran ng tao. Sapagkat siya ang nagbibigay ng lahat ng bagay, ng hininga at ng lahat ng bagay sa sanlibutan. Mula sa kanya ay nilikha niya ang lahat. So, lahat ng saling lahi sa ibabaw ng lupa. So, malinaw, kung tayo naglilingkod sa Panginoon, hindi dahil sa kailangan niya tayong bilang lingkod. Tayo naglilingkod sa Panginoon dahil kailangan natin ang pagpapala na mula sa ating Panginoon. Kasi alam naman natin, pinagpapala ang tao, depende sa ating, sa ating ginagawa sa kanya. Yung paglilingkod, sabi mo nga kanina, sabi niya, kung pangangaral, mangaral ang salita ng Diyos. Kung paglilingkod, maglingkod ng buong kaya. Hindi, ibig sabihin buong-buo lagi. Ang gusto kasi ni Lord sa atin, laging buo. Kaya lang, nako, maniwala ka na napakahirap gawin buo. Connected yun doon sa gospel na ano, noong Sunday ba yun, yung the greatest commandment ng Diyos, yes, di ba? Ano, last, yun yung sinasabi mo, na ano, kailangang 100% buo, sabi mo, buo. Amen. Hindi half-hearted, Brother Rolly. Kaya yun ang napaganda na, yung sinabi mo kanina, ano, yung sa binasa mo, yung sa Acts chapter 17:24 to 25, hindi sa ang Diyos ay nangangailangan, kaya siya pinaglilingkuran. Iyon yung sinabi mo. Siya gumawa ng lahat ng bagay in split seconds, kisap mata lang niya magagawa ang lahat ng bagay. Oo, kasi yung sinabi mo na may mga taong nagsasabi ng ganun, no, na siya ay naglilingkod
Dahil sa sinabi mo ano yun? Dahil kailangan siya ng Diyos. Oo. Maling-mali. Oo. Kasi tayo, pupwedeng ang Diyos ay manatiling nandyan kahit walang tao eh. Hmm. O, di ba? Bago tayo nilikha, wala naman tao. Amen. O, di ba? Diyos lang nandyan. Pero yung tao ay hindi pwedeng manatili kung wala yung Diyos, yes. Brother Rapi. Oh, Brother Rolly. Kaya yun ang napakahalaga na maintindihan natin na ang Diyos ay hindi natin pinaglilingkuran dahil kailangan niya tayo, kundi tayo ay naglilingkod sa Diyos dahil tayo tumatanaw ng utang na loob natin sa Panginoon. Saka, hindi. Dahil kailangan nating pagpalain ng Diyos. Oo. Yun ang meaning ng servanthood. Ng stewardship. Diba? Binigay sa atin. Iniingatan natin yon dahil alam natin, in return, may gagawin ang Diyos. Mm-hmm. So, hindi. Kaya tayo naglilingkod, alam natin na bawat paglilingkod natin, laging bayad yan. Ang Diyos hindi nangungutang. Laging bayad yan. Laging may bigay. Laging bayad. Ibig sabihin, laging may reward. Ang Diyos kasi ay bago ibigay yung kanyang pangako, may dapat tayong gawin. Yes, kaya nga may if eh. Oo. If you diba? Only... Yun. If, lahat may laging, if. Lahat may laging ganun. Kung gusto mong pagpalain, kung, di ba yung Acts, yung Isaiah, mm-hmm. chapter 1, verse 18, mm-hmm. kung sinusunod mo lamang ang mga utos ko, mm-hmm. pagpapala, sana'y dadaloy sa'yo. Kung, laging may kung. Tingnan, ngayon, yung lahat na nakikinig, kung nakikinig tayo ng maayos, at inuunawa natin ang salita ng Diyos, sigurado may biyaya. Yan, conditional, brother Rolly, na kung saan, no, kung gagawin natin yun, kaya nga mahalaga yung obedience. No? Obedience is better than sacrifice. Amen. Kasi yung pagpapalang pinagako ng Diyos, yung mga promises ng Panginoon, ay may condition eh. Kailangan gawin natin muna bago ito ibigay sa atin. Yes. Kaya nga, yung sinasabi natin, partnership, ang Diyos ang may-ari, para makamit natin yung pangako, gagawin natin bilang tayo pinagkatiwalaan niya, Brother Rolly. Amen. Kaya yun ang napakahalaga. So, naglilingkod tayo dahil hindi dahil kailangan tayo ng Diyos, kundi dahil kailangan natin siya sa buhay natin. Yung pagpapalang sinabi mo, yung lahat-lahat ng pangako ng Diyos ay mapa sa atin kung tayo magiging submissive and obedient sa Kanya. Ngayon lang naman ang pinakamahalaga. Ayun. Alam mo, napakahalaga sa atin. Kahit na, alam mo, hindi ko makalikalimutan minsan sinabi ng servant leader, mm-hmm. the rules of this ministry is obedient. Number mm-hmm. one. Number two, number three, number four, kahit hanggang sampu pa yan, obedient lahat, pa rin. Lahat obedient. Lahat. At doon naman natin nakikita rin kasi, kahit sa pamilya, nagiging kalugod-lugod sa tatay at nanay yung masunurin nilang anak. Amen. Compared doon sa yung anak ang nagpapasunod sa tatay at nanay. Mm-hmm. Kung yung tatay at nanay nalulugod pagka yung mga bata ay masunurin, lalo sa Panginoon ay punong-puno ng pag-ibig yan. Mm-mm, totoo yun, Brother Rolly. Kanina may nabanggit ka tungkol sa yung sa condition na if kung yung pangaral ng servant leader madalas yung susi ng pagpapala, yun. Kung ang Diyos ang may-ari at tayo'y pinagkatiwalaan, dapat nating ibalik yung para sa Kanya. Yes. Di ba? Yun yung inaaral lagi ng ating servant leader na madalas hindi maunawaan, Brother Rolly. Amen. Paano tayo pagpapalain ng Panginoon kung tayo ay pinagkatiwalaan pero hindi naman natin ibinabalik yun? So, ibig sabihin, hindi tayo katiwa-tiwala. Ang requirement nga dyan, offer the best. Oo. Natatandaan mo yung sa Genesis chapter 4, di ba? Yung sa Genesis chapter 4, mm-hmm. ang sabi dito, verse 3, after some time, Cain brought some mm-hmm. of his harvest, mm-hmm. and he gave it as an offering to the Lord. Then Abel brought the first lamb born mm-hmm. to one of his sheep, killed it, and gave the best part of it as mm-hmm. an offering to the mm-hmm. Lord. Now, tingnan mo, sabi niya, the Lord was pleased with Abel and mm-hmm. his offering, but he rejected Cain in his offering. Sa palagay mo, bakit kaya inireject yung kay... Hindi kasi the best. kasi karamihan sa atin, di ba? Karamihan sa atin. Ito kaya ko sinasabing atin kasi minsan ganyan din ako. Sabi niya, offer the best to the Lord. Kaya lang, pag dumarating na yung offering, minsan the best ba yung minsan singkunduling na nga lang ibibigay natin? Mabuti wala na singkong ngayon. Hindi kaya the best din yung in-offer ni Cain? Dahil kanya lang magkaiba yung kanilang hindi sinabi rito eh.
Kada kasi kung the best yung in-offer niya, sinabi yun. Magkaiba yung kanilang in-offer eh. Mm. Eh pero, yung in-offer ni Cain, ni Abel, ay yung lamb. Mm. Na ano, di ba ano, the best. Yung in-offer naman ni Cain. Eh, nakalagay lang dito, sabi niya, asan yung verse 3. Dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Mm. Ani? Okay, ani niya sa bukid. Hindi sinabi the best. Pero dito yung kay Abel, kinuha naman ni Abel ang isa sa mga panganay. Unang-una yung rules, panganay. Oh. Ano ba? Unang-una yung rules, panganay. Mm-hmm. Panganay ng kanyang kawan. Pinatay niya ito at inihandog ang pinakamainam na bahagi. Mm-hmm. Natin na mo, nasihan si Yahweh. Mm-hmm. Kasi alam mo kung bakit? Yung firstborn sa atin, di ba? Mm-hmm. Sa atin nga ang rule sa atin. Kung gusto natin pagpalain, yung unang-una. Mm-hmm. Yung unang-una, alam mo, yung unang sweldo ng mga ano, kung gagawin lang yun eh. Mm-hmm. Kung yung unang sweldo ng unang sweldo mo nang ikaw yung magtrabaho, mm-hmm, ini-offer mo kay Lord, nalugod na ang Diyos. Mm-hmm. Kasi yung firstborn eh. At sabi nga narinig ko yun, kayo nangangaral din yan. Mm-hmm. Yung unang-unang ani mo, hindi mo na kinakailangan sabi, hindi ka na kinakailangan pag sabihin na iniaalay mo kay Diyos, kay mm-hmm, kay Lord, kasi talaga sa kanya yon. Oo. Parang yung mga binhi na ano, 'di ba? Yung mga matatanda talagang ibinubukod ano. Amen. Pero makikita mayroon kasi akong nabasang tawag dito, yung commentaries na kaya pala na nalugod ang Diyos doon sa offer ni Abel, dahil nga it symbolize yung pagdating din ng pag-o-offer ni Christ as the Lamb of God. So kasi yung life is from the blood. Life is from the blood. So nalugod yun kasi yung in-offer niya ay kung sa ano ay talagang yun ang paraan ng pag-o-offer sa ano, sa ganun ano. At yung significance ba, Brother Rolly? Yung significance nung darating na pag-o-offer ng anak ng Diyos as Lamb. No. So yun. Pero yung ano, kung titingnan natin, kung ako man si Cain, the best din yun eh. Kanya lang nga ay vegetable yung mga kung sa ano yung mga ani. Amen. Sa siguro, bukid ano. Siguro. Pero yun. Pero ako kasi ang oo, pero story, maganda yung sinabi na ano, talagang isa pa rin yung batayan, yung the best. Mm. Yung word na the best, kailangan yun ang gawin ng tao. Amen. Yung the best na pag-o-offer, kasi yun ang sinasabi mismo ng banal na kasulatan, yung una. Yung kung sa ano, kung sa panganay. Firstborn. Diba, no? Oo. Ay, dito kasi walang sinabi yun. Walang sinabi, dumating ang panahon, sige naghandog kay Yahweh. Nang anin niya sa bukid. Walang sinabi. Unang-una requirement is the first born. That's the first harvest. Oo. Oh, oh. Pagkatapos sabi niya, si Abel naman ay naghandog ng tupa. Kinuha niya yung panganay. Mm-mm. Pagkatapos panganay, kinuha pa niya yung pinakamainam. Mm-mm. Dito kay Abel, wala eh. I mean, kay Cain eh. Oh, oh. Walang nakalagay na kinuha niya yung pinakamainam na anin mm-mm niya sa bukid. Oo, ay ang pag-o-offer sinusunog, di ba no? Amen. Ay yung masamyo yung amoy nung hinandog ni Abel. Ah, kasi ay yung siya sa rules. Yung inihandog ni Cain nung sunugin, amoy marijuana. Pero mabango yan sa mga anik yung marijuana. Hindi nga lang sa Lord. Kaya Brother Rolly, yun ang good steward, ano? Yung ino-offer yung the best. Amen. If you are a true good steward, talagang yung the best ang ating pipiliin eh. Amen. Diba, no? So yun ang basis ng being a good steward. Sabi nga ay, kung ang Diyos ang owner, ha, yung ownership ay ang Diyos, tayo ay katiwala, eh, kung tayo katiwatiwala, ibalik natin at ibigay yung the best. Gayun din naman sa mga gift. Kung tayo ay pinagkatiwalaan nitong gift na ito na sinabi dito sa sulat ni San Pedro, eh gamitin natin yung at gawin natin yung the best din. Yes. Di ba no? Kaya di ba Brother Rolly, amen, yung the best para sa ganun, malugod yung tao at mabless yung mga tao. Amen. Di ba? Kaya nga pag halimbawa, di ba sa atin, pag bago tayo mag-preach, yung iba, ako, lalo na assign ako ng probinsya, talaga hindi ako nagpapapray over, lalo amen ng diocesan at saka yung family appointment. Totoo yun. Nagpapapray over ako kasi mas naniniwala ako
na malaki ang nagagawa ng panalangin. Amen. At yung panalangin na ino-offer mo sa Panginoon, sinusundan naman ng Panginoon, binabantayan niya yun, pinatutunayan niya na yung sinabi niya ay magkakatotoo. Di ba sabi ng Jeremiah 1:12, yes, and I'm watching to see that my words become true. Alam mo, maganda yung sinabi mo, Brother Rolly, kasi ako ganun din eh. Kahit na kung sa palagay mo ay isang lingkod lang na tingin mo ay ano lang, ay pero nagpapa-pray over din tayo. Kasi, alam mo ba, yun ay isang sign of humility. Yes, isang sign ng kababaan ng loob. Kasi ako, halimbawa magpipreach na gano'n, ano, kahit sinong nanduroon na manggagawa, sasabihin ko, hawakan ko yung kamay, magpray tayo, panalangin mo ako, gano'n. So, that's the best, ano. No? Kasi yun yung ano eh, yun yung pagiging katiwala, na yung unang pagiging katiwala ka, bilang isang steward, bilang isang katiwala, kailangan nagtitiwala din sa Diyos. Yes, yes. Kaya pagtitiwala sa Diyos, tama yung sinabi mo, na kahit na nga sino, mm-mm. ang sabi naman ng Panginoon, Matthew 18:19, di ba? Oo. Sabi niya, kapag ang two dalawa, or three. Kapag ang dalawa dito sa inyo, sa iba, kapag ang dalawa ay nanalangin, at manalig sila sa na kanilang tinanggap na yung kanilang ngayon, amen. At tatanggapin nga nila. Amen. Totoo po yun, Brother Rolly. Kaya napaganda nitong ating pinag-uusapan na ito. Sana maunawaan ng mga listeners natin na tayo ay katiwala lamang at huwag nating angkinin yung mga ibinigay sa atin dahil tayo ay katiwala. Kaya nga, pag namatay ang tao, walang madadala eh, Brother Rolly. Walang madadala kasi pinagkatiwalaan ka lang dito. Yan, di ba? No? So, makikita natin na kung tayo mabuting katiwala, gawin natin yung the best. Sundin natin yung sinasabi ng Panginoon. Kung sinabing ibigay yung para sa kanya, ibigay natin yung para sa kanya. Amen. O di ba? Yung sinabi rin sa Romans chapter 12 verse 1. Madalas natin sinasabi yan, Brother Rolly, ano? Yung offering ano ng sarili, ano, pag-aalay ng sarili. Maganda yan. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1. Sabi niya, because of God's great mercy to us, I appeal to you. Offer yourself. To offer yourself. Sabi sa Tagalog Bible, sabi niya, dahil sa masaganang habag ng Diyos, ialay ninyo. Itinamamanhi ko sa inyo, mga kapatid, na ialay ninyo ang inyong sarili bilang buhay na handog. Mm-mm. Ito ang kalugod-lugod na buhay na handog, buhay, banal, amen. At kalugod-lugod sa Kanya. Amen. Ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Ano? Kung sinabi natin karapat-dapat, kung offering pala, kailangan yung ating sarili, bakit nakalagay living sacrifice? Kasi karamihan sa atin, pag nagpupunta sa gawain, lalo na pag hindi niya gusto yung preacher, asan yung buhay? Misa tinutulugan yung preacher. Asan yung buhay na handog? Hindi naman kaya ka nagpunta rin doon para ihandog mo yung sarili mo sa preacher. Dahil kaya nga sabi ko, lagi kong sinasabi, pag nagpupunta tayo sa gawain, huwag yung para tayo nagpupunta lang sa restaurant na namimili tayo ng putahe. Mas gusto ko yung adobo, mas gusto ko yung ganito, yung dinuguan. Ay, diabetes, abutin mo ron. Kung hindi, lahat ng pagkain, yung sa restaurant, maraming pagkain na nakakalason. Huwag na nakakalason, nagbibigay ng sakit. Pero sa Panginoon, kahit ano pang salita yan, basta't yan ay mula sa Panginoon, kahit sino pa naging preacher niyan, siguradong pagpapalain yung makikinig. Bilang mabuting katiwala. Kasi sisidlan lang tayo as a good steward. At saka maganda doon ay yung pinakikinggan natin yung salita ng Diyos. Amen. Hindi yung sinusuri yung tagapaghatid ng mabuting balita. Amen. Sabi ko nga, wag yung parang pupunta ka sa gawain, punta ka sa sinian. Sino bang bida? Ang bida ay si Fernando Po Jr. Ayoko, patayin na yan. Ganun din sa gawain kadalasan, di ba? Hindi natin maalis yan sa mga tao. Kaya lang itinuturo natin sa good steward, kailangan lahat basta salita ng Diyos yan. Hindi na, yung kasing blessing, hindi nakabatay doon sa tao. Nakabatay yan doon sa salita ng Diyos. Brother. Bilang mabuting katiwala. Tayo naman bilang mabuting katiwala, isasisidlan tayong walang laman. Pwedeng paglagyan nung biyaya na nagmumula sa Panginoon. Nabagit natin yung tungkol sa Romans chapter 12 kasi magigi lamang tayong mabuting katiwala at kalugod-lugod kung talagang na-offer natin talaga ang ating mga sarili sa Panginoon. Sabi ron, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, yes. Banal, kalugod-lugod sa Kanya.
Oo. Ito ang karapat dapat. Ito ang karapat dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Mm. Ano? Kaya nga tingnan natin. Karamihan sa atin. Kaya sabi ni Paul, di ba? Yung First Timothy 4:7-8. Sabi niya, train yourself to become godly. Amen. Magsanay tayo. Oo, makadiyos. Kasi napakarami na naglilingkod sa Diyos na hindi talaga makadiyos. Oo. Pero kapag ikaw ay makadiyos, sinanay mo sarili mo makadiyos, sigurado maglilingkod. Paano natin masasabi ang isang tao ay makadiyos? Hmm? Paano? Mabigat na tanong yan. Paano, 'di ba? Oo. Halimbawa sa malapit na naman yung election, eh maraming sasabihin makadiyos yan. Makadiyos pero pag nandoon yung campaign na nagmimigay ng pera si mayor o yung kandidato, wala mong sabihin na hindi iiwanan yung gawain. Paano masasabi natin makadiyos, 'di ba? No. Eh nandoon yung sa gospel natin nung last sa greatest commandments at yung pangalawa, di ba, no? Yung maka-Diyos kasi, makatao. Amen. Maka-Diyos na makatao pa. Eh, sabi nga, hindi natin masasabing, I love you, Lord, kung hindi mo naman mahal yung kapwa mo. First John chapter 4, verse 8. O, di ba yun, ang ano dun eh. Nagsasabing iniibig ko ang Diyos, pero hindi napupuot naman sa kapatid. Kaya mahalaga yung maka-Diyos tayo, at the same time, makatao tayo. Sabi ko nga ay, papaano natin masasabi na tayo ay maka-Diyos nga, tapos hindi naman natin ginagawa yung nararapat para sa ating kapwa, di ba? So yun ang napakahalaga. So ang good steward ay nagiging talagang mapagkakatiwalaan ng Diyos doon sa sinabi sa Romans 12, kasi ialay ninyo, kung tulay na inialay na natin ang ating sarili, nagiging tayong buhay na handog. Amen. At nagiging buhay, it because of our perfect relationship with Christ. Yes. Ano? Because God is life. Sabi doon, John 14:6, ano? I am the way, the truth, and the life. And then sabi roon ay buhay banal. Sabi ng Bible, no one is holy. Amen. Walang banal, walang matuwid, no one is righteous. Diba, no? Romans 3:22. Pero bakit sinabi ng Biblia na sa Romans chapter 12 verse 1 na buhay na handog, buhay banal? Oh, it because of the holiness of God. Yes. Yung holiness ng Diyos ay na-imparted sa atin ng Diyos nung tanggapin natin siya. Yes. Iyon. At tapos kalugod-lugod, ibig sabihin yung kaluguran ng Diyos ay nasa atin by being obedient. Amen, amen. Doon sa kanyang mga salita. Amen. Kasi so yun, kung nagawa natin yun, inialay natin yung ating sarili, nakasunod na tayo. Oo. Then ano sabi nga ng Biblia? Nakasunod tayo, ibig sabihin, kilala natin yung sinusunod natin. We must have knowledge of God. Kailangan kilala natin ang Diyos. Amen. Kasi hindi ka naman susunod sa Diyos kung hindi mo kilala siya. Yes, yes. Ito yung pinakamahalaga sa atin. Kailangan kilala natin yung Diyos natin. At kapag hindi pagkilala natin yung Diyos natin, it is impossible to talk. To please. Person who knows God, amen, that he doesn't love him. Amen. Imposible. Kilala mo ang Diyos, hindi mo siya mamahalin. Mm-hmm. Kung kilala mo ang Diyos, alam mo na ang Diyos ay nagbigay ng kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Hindi mo pa siya mamahalin? Mayroon kasing kilala raw nila yung Diyos, pero sa pangalan lang. O, di ba? Kilala lang nila sa pangalan. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Kaya hindi lahat, Matthew 7:23, hindi lahat na tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kare na langit. Kilala lang nila, tawag kaya sa katawagan lang. Amen. Pero yung talagang sumusunod. At tapos sabi ng Panginoon, sabi ng mga taong yun, nagpagaling po kami. Yes, nagpalayas ng mga demonyo. Sa pangalan mo. Oo, sipin mo, nakapagpagaling. Nakapagpalayas ng demonyo. Sabi ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Mga paggawa ng masama. Bakit nakapagpagaling, Brother Rolly? Amen. There's power in the name of the Lord. Yeah. May kapangyarihan ang pangalan tapos, ni Jesus, di ba? Pagkatapos, the power of the word. Yung ipinapahayag. Oo, kaya yung sinasabi kanina, na makikita mo na yung mga taong iba ay naghahanap ng kung sinong gustong taong magpipreach, pero makikita natin, mahalaga yung word. Amen. Mahalaga yung salita ng Diyos. Mahalaga yung pangalan ng Diyos na ipinapahayag. So, masama man yung tao, pero tingnan mo, may biyayang natanggap yung mga nakinig. Kasi, nagpagaling Amen. Kaya yung nangaral, pananagutan niya sa Diyos yun. Yun. Dahil siya hindi naging mabuting katiwala,
Ipananagutan niya yun sa Diyos, Brother Rolly. Baka sasabihin sa kanya, eh lumayo ka sa akin, hindi mapagawa ng masama, hindi kita nakikilala. Eh pero memorize halimbawa yung Bible. O diba ano? Amen. Pero hindi nakikilala ng Panginoon. Pero may mga gumaling. May mga himala na nangyari. It because of the power of the word and the power of Jesus. Mm. Yung kasi, name kasi kapag of Jesus. Nasa atin yung salita ng Diyos, nasa atin din yung Espiritu. Mm-mm. Diba? Sabi na dyan 63, mm-mm, the words that I spoken to mm-mm you are the Spirit and the Life. Mm-mm. Yung salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Oo. Kaya yun ang napahaganda. Ano? Kaya mas masarap yung maging totoo tayong katiwala ng Diyos na pagdating natin sa harapan ng Panginoon, eh, masasabi natin na nagampanan natin yung nararapat. Amen. Kasi doon sa verse 7, kasi doon sa una, sa 1 Peter, sabi roon ang banal na kasulatan sa verse 7, Brother Rolly, kung itataas natin, sabi roon ang una sinabi, the end of all things is near. Sabi sa Tagalog ay malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Amen. Ay mahirap kasi pag nagwakas na ang lahat, pagkatapos tayo pala'y rejected at hindi pala tayo karapat-dapat. Hindi pala tayo mabuting katiwala. Yun. Kaya mahalaga po ay atin pong pagnilayang mabuti na lahat tayo po'y mga katiwala at naway po'y hindi lang katiwala kundi maging mabuting katiwala po tayo. Yung nasusunod natin yung kalooban ng Diyos, yung kung ano yung sinasabi ng Panginoon ay nagagawa po natin upang pagharap natin sa Panginoon at the judgment seat of Christ ay hindi po tayo rejected, Brother Rolly. Amen. Kasi ito yun naman yung napakahalaga sa buhay. At least alam natin na malapit na nga talaga. Ibig sabihin, amen, sinabi malapit na, dapat naghahanda na tayo. Totoo yun. At as a good steward, ano nga ba yung pagharap natin kay Lord? Baka katulad lang tayong sabi ng Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo, nagpagaling kami ng may sakit sa pangalan ninyo. Sabi ng Panginoon, layas! Hindi ko kayo nakikilala, mga mapagawa ng masama. Baka tanungin pa natin ang Panginoon. Panginoon, ano po yung masamang ginawa ko? Baka isa-isahin pa sa atin ng Panginoon, Brother Rolly. Oh. Kaya alam mo, sabi rito sa verse 7, pag tinuloy mo yun, kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Aba, napakalaga pala nun. So, napakaganda pa nun. Oo. Dapat lagi malinaw ang isipan. Oo. At, hindi nalalabuan. Oo, hindi nalalabuan. Kasi alam mo, kaya lumalabuan ang isipan. Kasi, kasi pinapayagan na-entertain natin na tayo, yung ating puso ay nagiging garbage. Nagiging, tawag natin, nagiging basurahan. Oo. At yung mind naman natin ay door, pintuan. Kaya paglabas nun, kaya ano nangyayari, paano magiging malinaw ang isipan mo kung pinayagan mo ng gawing dumping site yung puso mo. De paglabas ng isip mo, di magulo, malabo. Kaya tama yung sinabi mo. Sabi niya, dapat maging malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Ayun. Kaya masarap yun. At susi ng napakahalaga para maging mabuting katiwala, lagi tayong manalangin. Amen. Yan. Dahil pag tayo lagi nananalangin, mamaya maraming tatawag yan para ipanalangin mo. Brother Rolly, para lagi mo ipanalangin. Kaya yung po mga kapatid ko, ang ating pong napag-usapan ngayon, yung mabuting katiwala, nawa po'y sikapin natin na tayo maging mabuti at maging tapat na katiwala upang pagdating ng pagbabalik ng Panginoon at tayo humarap sa Kanya, hindi po tayo rejected, kundi tayo i-welcome Niya doon sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Kay buti-buti mo, Panginoon.